Parang yung mga ano mga boss, yung po nakikita yung set, ayan, yung malalagyan nyo na po ng bedroom. By 6 meters or 20 feet by, ano din dito, ceiling, pinaka-ceiling din niya dito sa pinaka-A-frame niya. Waterproofing yata in-apply dito una, tapos in-apply ng waterproofing skim coat bago apply ng primer. So kung ito nasa 2 point, tignan natin yung magandang paraan na magagawa na hindi ganun kalaki yung magagastos. Kahapon, ayan na na-deliver na tong hamba na gagamitin natin sa ano, sa Pangasinan project, ayan. Yakal. Sampu po ito. Ngayong araw pala baka punta mo tayo sa ano, sa San Simon. Tapos sa balik tayo po uwi pagagawa ko yung bended accessories ng project nating A-frame. Tapos bibili na rin tayong yero, tapos dadalhin natin sa Tarlac. So ito mga hamba na to, baka kung hindi bukas Wednesday, baka ano na to sa Thursday natin deliver yun. Marami naman po silang ginagawa ron, at least nakaready na dyan yung mga door jam na yan. So yan, tara, let's go. Punta muna tayo sa ano, sa hardware. Orderin ko muna yung yero, tapos diretso tayo sa Simon. Tapos pagawa ko na yung flashing para pagkabalik natin, pipikapin na lang natin. So diretso tayo yung Tarlac. Go. Ayan, nandito po kami kay Irene. Tapos na-order na rin akong yero. Babalikan na lang namin. Kailangan natin pumunta ng San Simon. May deliver po yung tiles na in-order ko sa Wilcon. Nakuha na po kapo ni Bayaw. So deliver natin doon para ma-install na. At matapos na po yung CR. San Simon muna tayo. Tapos sa bigay tayo ng Tarlac. Ayan, nandito na po kami dito sa Project San Simon. Ayan, diskarga. Ito po yung in-order ko sa Wilcon. Halos sa umabot din ng almost 1 week. Itong mga tires dito sa CR, dito sa loob. Ayan, para ma-continue na yan. Tapos ito yung mga vanity. Pipinturahan pa po ito. Medyo may kamahalan po yung tiles na yan. Bali yung isang piraso nyan is 205 ang isang piraso. Update po tayo dito. Bago po tayo umalis, kailangan din natin mapunta po ngayon sa ano, sa Tarlac. Kailangan nila yung year doon, hindi tayo pwedeng hindi natin puntahan dahil kailangan nga mailagay. Yan. Time is gold. Medyo ano tayo, busy. Yun o. Spandrel. Para mas maganda ngayon to. Itong ano, itong bagong gawa. Ayun na siya. Tapos yung pintura, ito yung ano, actually wrap pa naman to, wrap, hindi pa po siya na smooth. Waterproofing yata in-apply dito una, tapos in-apply ng ang tawag dito, yung first coating na ano, na primer flat. Tapos pwede pa naman po yan to, i-smooth, i-applyan lang ng skim coat. Kapit na kapit pa naman po dito dahil nga rough ito, rough finish yan. Pwede pang apply ng skim coat yan.
Ito, ayun na, smooth na. Smooth na. Siyempre, ginawa na natin ito. Kailangan natin siyang ayusin. Para isang gawaan na lang. Pero ito medyo magastos. Dahil pag-apply sana ng waterproofing, skim coat bago apply ng primer. Ayun, kaya medyo pagka in-skim coat to, sayang lang yung in-apply na primer dito. Ayun siya. Tapos yung test po dito, bago po, bago na po lahat yung ilagay natin dito. Ayun, saan. Kasi yun, mataas po yung kisame niya. So, napaka-presko niya. Tapos kahit na maliit yung kwarto, yung sukat nito, ah, nasa 2.7 ba? 2.6 or 2.4. Ang ganun. Tapos halos sa 3 meters. 8 quarter. Ayan. Okay na. Tapos ito yung mga kanya. Ay, toilet and bath. Ayan, malaki oh. Ayan yung tiles niya. Ang ganda. 60 by 60. Tapos sa kulay gray ang mga nilagay natin sa kanyang floor tiles. Okay. Dati yung mababa po ito. Mababa itong late quarter na ito inangat na ano. Kaya sumama lahat. Pati yung pinto na ito inangat, mabintana. Ito yung bubong. Ayan umangat siya. Dati alos yung bubong nito nandiyan lang sa header na yan. Mababa po talaga. Tapos dito sa may ano, sa may kitchen extension. Ayun, okay na rin siya. Ayun, parang walang nangyari. Natanggal na po yung dating nalalaglag doon sa pinatibayan natin. Tignan natin yung magandang paraan na magagawa na hindi ganun kalaki yung magagastos kung gigibayin ba natin total ito. So hindi na po namin giniba. Naglagay lang na kami na lang kami ng support beam. Tapos doon, yun din dati humihiwalay po yun. So ngayon, okay na siya. Malinis. Yung cabinet, binalik din natin as it is nung inabutan natin tsaka itong kanyang lababo. So countertop, hindi pa po natin na ma-countertop to. Ayan, malinis na. Itong kanilang door, ano po ito? Ready-made. Ready-made door yan. Tsaka itong sa likod. Ayan. Ready-made door. Okay na. Dito sa loob, mayroon pang pinapaano si Kuya dito. Dito sa may kanyang pinaka island. Ayan. Mayroon pa tayong mayroon pa siyang pinapakot sa atin na design dito. Tsaka dito sa ceiling TV console. Tapos yung partition dito. CRM na i-continue na to. Tapos sa linggo rin nga hindi dumating yung tiles. So yan. Tapos ilalagay lang yung mga ano, tinanggal na water closet. So yan mga boss, ay iwanan po natin sila para makaan na tayo. Biyahin na tayo ng Tarlac. Dadan pala tayo dito kay Kuya Herman. Alak na to. Ay mga boss, nandito tayo sa ano. Baka dumiretso na po kami ng Pangasinan. Sinakay na namin yung hamba, insulation. Dadalhin natin sa ano. Alak na. Dadalhin natin sa Pangasinan. Yung insulation sa Tarlac po yun. Sa ating project na A-frame. Dadaan natin ngayon yung ano. Yung gutter. Ay gutter. Yung flushing. Tapos yero. So tala. Tara, tara. Ay, nandito na po tayo sa bilihan ng yero. Ayan. Sampo. Bali kulay gray po yung aming na feeling kulay. Gray. Mahaba pa rito ah. Sige. Sabama.
Pwede kaya iyak. Pwede, kulang mo rito pa mo. Pal po yung 0.5. So yung mga boss, okay na po, diretso na tayo ng ano? Tarlac. Tarlac, tapos baka sa Pagsinan din tayo. Nakasakay na rin yung hamba. Ano bang gagabihin na tayo nito? Ayan na, nandito na po kami. Dito sa San Rafael, Tarlac City. Boss, ito na yun, with roll kulay gray yung hamba sa Pangasinan yun, ayun na, may update ko po kayo dun sa presyo ng bubong. Ay, bali pala itong banded accessories, itong mga flushing, tapos yung ridge roll or palupo, nasa ano po to, nasa 4,000 yan sa palupo. Yun yung resibo natin kay Ari ni. Tapos itong yero nasa kulang-kulang 14,000. Ayan, wala pa yung mga doon, mga accessories, pulkasil, text crew, siguro abot din ng 20 insulation, yan, ganyan. Wow, kulay ano, kulay melon. Tapos yung ni kapitan na pita bago po niyo ng kulay melon. Ayan na, nakakabubong na yan. Ayan, bakod ako, ganda na. Parang ano siya, parang villa. Parang siyang private resort ang ano ng bakod niya, design. Ganda ng design. Tapos yung dito, pinaplastering ni Cap yung pader dito para maalinis na pong tignan. Ayan, no? Kapal lang kayo mag-upis na yan. Kapal lang kayo mag-upis na malata doon, hapon. Longal doon, eh. Ay, ayan na, ayan na po yung taas niya. Ayan siya, para siyang nagdaanan. Napakatarik. Tapos sa yung nagdaanan, susukatin ko na po ngayon para may ready ko na rin yung ilalagay natin doon. Bali yung pinag-usapan namin ni Cap dyan is ano siya, wood planks. Wood planks yung kanyang pinakagdaan. Ayun na, panikin natin. Panikin natin. Yun na. Bed, siguro mga ano, double bed, bed rito. Tapos dito mga boss, salamin na po yung barak namin dito. Salamin.
Ito po yung nilagay natin dito sa kanyang side. Bison board, 12mm. Thickness, 12mm. Tapos ang balak namin dito, vinyl. Itong magdana niya, tulad ng sabi ko, mahogany. Mahogany wood. Ganda to. Tapos yung ceiling po, wood look. PVC panel ang gagamitin natin dyan. Yan yung kanyang steel framing ng kanyang hagdanan. Napakasimple, 2x4 tubular 1.5, tapos angle bar 1 1/2 by 1/4. Dito napapatong yung kanyang wood planks. Tapos itong kanyang step, lalagyan po natin ng ng ilaw, neon light. Ayan. Yung kanyang tiles po rito, nandito na. Wood look din ang napili namin ni Kapitan. Ito. Ito. 20 by 1 meter. Ang size po niya. Yan po yung tiles yung lalagay dyan. Tapos ito yung insulation. Gagamitin natin siya sa roofing para presko siya. Siya mainit. Dito po tatali yung tie wire, yung alambre, support ng insulation. Lalagyan ng tie wire yan, alambre. Pin light, ilaw pin light. Ayan, yung po mga bagaw dito sa ating channel, yung po hindi nakasubaybay dito sa A-frame na to, ang sukat po nito or ang floor area nito is 20 square meter, 5 meters by 4 meters. Ayan ang kanyang floor area. Ayan, sa ilalim open space lang po siya. Meron lang siyang meron lang siyang parang powder room, CR. Tapos yun, parang siya guest room. Ayan, guest room lang siya. Maglagay lang ng sofa. Receiving, parang receiving lang siya. Receiving house or receiving area. Tapos sa taas, ipa meron kayong guest. Pwede po sila matulog dun sa taas. Ayan, parang yung mga boss, yung po nakikita yun sa mga resort, sa mga villa. Ayan, parang ganyan po yung kanyang design. Pero kung gusto nyo po ng may kwarto, siguro at least pagawa po kayo ng 6 by 6 meters. Ayan, yung malalagyan nyo na po ng bedroom. Actually, ito may bedroom naman na sa taas eh. Pero kung gusto nyo pang dagdagan dito sa ibaba, pwede pa kayo mag-add ng bedroom dyan. Saka maliit na kitchen. So at least mga 6 by 6 meters or 20 feet by 20 feet. Ayan. Ito lang po siya. 5 by 4. Limited lang po si yung space namin dito. Pero kung sana kung maluwang itong space, mas gusto ni client or ni cap na kuhanin namin yung 6x6. Pero yun nga, medyo na may space yung lote. Malaki yung kakainin niya. Masikip. So, ganda na. Malapit na nga to. So, pagbalik natin dito mga boss, malamang mayroon na pong bubong to. Tapos, i-prepare ko na rin yung gamitin po natin sa ceiling, PVC panel. Tapos yung sa kanyang din dito, ceiling, pinaka ceiling din niya dito sa pinaka A-frame niya. PVC panel din po yan, wood look. Ayan. So ayan mga boss, hindi na tayo magtatagal. Mag alas 4:30 na. Tatakbo pa tayo ng Pangasinan.
Check muna kami. Yan si Mang Sunny, ang ating weatherman. Ang weatherman na walang kwenta. Hindi ay binabantayan ang ano, weather. Ano weatherman? May bagyo. Ha? Ipo-ipo. Oh, tingnan mo, hindi mo naman na ano, na forecast yung ipo-ipo na darating. Sana nakapaganda kayo. Ayan, para malinis din po 'yan, no. Para maganda na pong tingnan. Alos, hindi ko alam kung papalit na rin ni Kapitan 'tong mga dito. 1 2 3 4 5 6 7 8. Papalitan na yata lahat 'yan. Tara. Vamos, let's go. Pangasin na naman tayo. Shoutout kay Ate Malin tsaka kay Kuya Ricky. Ayan na, nandito na po kami sa Rosales. Rosales Project. Ayan yung mga ano, namimingwit. Namimingwit yung mga kolokoy. Ayan, diskarga po ng mga ano, hamba. Para ma-install na rin yun. Ayan yun na yan, ayan yun na. Brace lang naman yun, babayad lang din yun. Pagkagawa kayo, wala lang. Kaya ba niya? Amo. Ha? Wala ang pinitay siya ngayon. Meron yun sa loob yung hindi mababasa. Wala ko niya, malaki. Ba, malaki yan ta. Hindi mo yan. Sige, sige, sige. Dugatan nyo, pati matagal niya. Silipin natin. Ay, nakauli ka na. Are. Meron na. Ayan o. Ayan, yung malaki yan. Wala, laglag lang. Ayan na po siya, mga boss. Ayan o, little beam. Sa header po ng ating mga opening, mga window, lintel beam po yan. Header na sila. Ano siya? Pinusad po natin to last week Tuesday po natin minusad to, alas sa linggo na pala. Tuesday po tayo nag-boost dito. So ayun na, CHB laying na, nasa header na po sila. Tapos dinagdagan po natin yung mga tao dito, yung pong iba na galing sa San Simon Project na wala nang gagawin doon. Pinapunta ko na po dito. Dito na sila gagawa. Dito po kasi maraming ginagawa rito, tulad ng plastering sa baba. Ayan, pwede na sila mag-plastering. Ayan, tapos sa flooring, pwede na po dyan. Ayan, ganda-ganda na. Lapit na. Lapit na matapos yung structural. Tapos roofing. Pagka na tapos na yung ating roofing beam. Ayan o, plastering sila dito. Ayan, pwede na rin po matulog dito. Safety na sila dito, hindi na sila mababasa dito sa ilalim. Ay, tumulan na, meron na silang gagawin dito sa ibaba. Nakapag ano na rin, electrical wiring. Ating hagdanan 25 cm lang po lapat dito. So kapatong tayo ng 30 cm na wood planks. Ayan na siya, oh. Ito yung family area. Tapos balcony. A lintel beam. Para may sabay na yung mga hamba. May install na. Ayan, nabuhusan na yung lintel beam. Ito yung pinaka master bedroom. Walking closet and toilet and bath. Ayan, maganda po yung sukat nito, malaki. Ayan, malapad toilet and bath. Tapos yung kanyang sanitary ventilation. Ayan, ventilation napaka-importante po niyan. Kasi hindi nyo nga sa ventilation din dun sa CR sa ibaba, sa may powder room, sa may ilalim ng staircase.
Ito yung bedroom. Ito yung CR. Ito, nilakyan po namin to. Nag-adjust po kami dito. Sa plano kasi maliit lang po ito. Nilakyan namin, nag-adjust kami. Pag kami napapansin tayo sa plano na may medyo alanganin, yan, inaano ko rin po sa may-ari. Sinasuggest ko rin. Tapos ito, ayun, ang balak po nila ate, gawing veranda. Ayan, itong, ito yung sinasabi ko. Parang bubong lang siya sa plano. Napakaluwang, napakaluwang po niya. Actually, pwede pang gawing ano to eh. Kahit dalawang bedroom, kasya pa po rito. Ayan o, very new space na yan. Kaya pinatibayan ko na rin, pinalagyan ko ng beam para if ever na yun nga tulad ngayon, gagawin na daw veranda. So meron siyang access dito sa kwarto na to. Magbubuot na lang po kami ng andito ng pintuan siguro. Ayan, pintuan dyan, so may access dito tsaka yung isa na yun. Ayan, nandito. Masarap din tumambay dito pagka ano, kaganitong hapon na sa umaga. Yan, pwede rin po din palagyan ng ano to, shade. Pwede rin polycarbonate or roof. Ayan. Sa plano po kasi yan ang bintana niya. Tapos ito, no use po ito. Parang bumulang nga siya. Kaso sa plano ano siya, concrete slab. Ayan, nag-overtime yung lagari nila. Ayan, overtime. Alas 5:38 na. Lintel beam. So ito madali naman po magbutas dito. Kaya yung lintel beam namin diretso na yan. Pwede na magbutas dyan, maglagay ng sliding door. Pwedeng pwede. Pwedeng pwede po yan. Tsaka dito sa isang kwarto. Yung kwarto niya maganda yung sukat. Toilet and bathroom. Ayan, shoutout kay Ate Malaine, kay Kuya Ricky. Ito na po yung inyong dream house sa update. Oh, yung lagari to, nag-overtime doon. Oo nga, no, sa akin pala to. Hindi nun lang tinabi. Oh, naulanan na. Wala pa. So ayan na mga boss, dito ko na po tatapos yung ating simpleng vlog for today. Kita-kita tayo bukas sa next upload. Paalam po. God bless. Ingat.